Magandang gabi, magandang araw, o magandang tanghali sa inyong lahat. Ngayon ay ating pag-aaralan on Module 12 ng ESP 7. Ito ay ang kababaang loob, pagtitimpi at payak na pamumuhay. Ito ay may layuning na bigyan diin ang kahalagahan ng bertud ng pagtitiwala sa sarili. Pangalawa, na ipaunawa na ang bertud na ito ay bunga ng makatotohan ng aspeto o konsepto sa ating sarili. Ibig sabihin, hindi dapat labis o kulang ang iyong tiwala sa sarili. Ang unang nating pag-aaralan ay ang kababaang loob. Sa English ay humility o pagiging humble. Ito ay bertud na nasa gitna ng dalawang dulong panig o extremes. Ang extremes ng pagyayabang at ang extreme ng pagmamaliit sa sarili. Kapag sobra daw ang iyong tiwala sa sarili, ikaw ay magkakaroon na ugaling nagyayabang. Kapag naman daw kulang ang iyong tiwala sa sarili, ang mangyayari naman ay pagmamaliit naman sa iyong sarili. Ngunit ang kababaang loob ay nasa gitna. Bakit kaya ating pag-aralan? Ano ba ang katangian ng taong mababang loob o sabihin natin mga taong humble? Una, hindi siya mayabang. Hindi niya kayang ipagmalaki o ipangalandakan ang anumang kanyang kayang gawin o karanasan o tinatamasa sa buhay. Pangalawa, hindi niya minamaliit ang kanyang sarili. Hindi niya dinadaw ng sarili niya, bagkus siya mismo ay mayroong kakayahan o kanyang sinasabi na kaya niyang gawin ang isang bagay. Pangatlo, makatotohanan ang pagtingin niya sa sarili. Kahit nasabihin natin may kakayahan siyang gawin, hindi ngayon ipagyayabang. Bagkus, sasabihin niya ay kung ano lang ang nararapat na pagtingin para sa kanya. Pang-apat, tinatanggap ang kanyang kahinaan, kapintasan at kakulangan. Iniiwasan niya ang pagmamataas. Panlima, kinikilala ang kanyang kalakasan, kagalingan at magagandang katangian, para maiwasan ang pagmamaliit sa sarili. May isang halimbawa dito. May isang mag-aaral na umawit na napakaganda sa patimpalak sa kanilang paaralan. Matapos nito ay binati siya ng kanyang mga kamag-aral. Kung ganito kaya ang kanyang sasabihin, siya kaya ay nagyayabang, nagmamaliit o may kababaang loob? Hindi pa nga ako nag-iensayo niyan. Lalo kayong hahanga sa akin kung nakapag-ensayo pa ako. Sa palagay niyo ba, siya ay may kababaang loob o nagyayabang? Tama ka, siya ay nagyayabang. Binagmamalaki niya ang kanya nagagawa. Paano naman kung sabihin niya yung ganito? Naku, nakakahiya nga. Ang dami kong sintonadong nota. Yan ang sinasabi ng mga taong nagmamaliit sa kanyang sarili. Pinupuri na siya, ngunit siya mismo ang nagbibigay ng kapintasan sa kanyang sarili. Ano ang dapat na katangian ng isang tao? Dapat ganito. Maraming salamat at inyong nagustuhan ang aking pag-awit. Yan ang tamang sagot ng taong may kababaang loob. Ang una ay reaksyong mayabang. Reaksyong minamaliit ang sarili at reaksyong mababang loob. Ano ang mapapansin mo sa taong mapagkumbaba? Una, kinikilala niya na siya ay hindi karapat-dapat dahil sa kanyang pagkukulang, pagkakamali at kahinaan. Ito ay nagiging dahilan para siya ay lumapit sa Diyos at tumingin ng awa. Nakararanas ng tulong ng Diyos sa panahon na siya ay nanghihina. Paano niya nasabi yun? Dahil ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapagkumbaba. Kaya lagi natin ugaliin ang maging mapagkumbaba dahil mahal ng Diyos ang mga tao mapagkumbaba. Ano naman ang tas ng kababaang loob ayon kay Santo Bernardo? Una, dapat daw ay may sapat na kababaang loob o sufficient humility. Ito ay pagpapamalas ng kababaang loob sa higit na mas mataas sa kanya.
Kahit pasabihin natin tayo ay mayroon ng nagagawa sa buhay, dapat tayo ay may marong katangian na mababang loob. Huwag natin itong ipagmalaki. Halimbawa, ang isang anak na gumagalang sa magulang, kahit na siya ay isa ng ganap na doktor, isang ganap na abogado, isang ganap na guro, minagalang pa rin niya ang kanyang magulang, guro at nakakatanda sa kanya. Kahit nasabihin natin na nakakita siya ng isang matanda na nagwawali sa daan, yan ay kanyang ginagalang kahit na siya ay isa ng guro. Yun ay pagpapamalas ng kababaang loob sa higit na mas mataas sa kanya, mas mataas sa edad. Ngunit hindi sa pinag-aralan. Ang mayroong pinag-aralan na guro ay nagpamalas pa rin ng kababaang loob dahil sa antas ng edad ng isang matandang nagwawali sa kalsada. Ay, paano naman natin masasabing masaganang kababaang loob o abundant humility? Ito ay nagpapamalas ng kababaang loob sa kapantay niya. Ang halimbawa nito ay isang mag-aaral na ginagala ang kanyang kapwang mag-aaral anumang itsura, lahi o kakayahan nito. Tandaan, kahit na ikaw ay isang mag-aaral na mas matalino sa iyong kapwang mag-aaral o mas maganda o mayaman sa iyong kapwang mag-aaral, kailangan ikaw lang mo ang iyong mga kaklase. Yan ay isang ugali na dapat taglayin o isang bertud na dapat taglayin ng isang kabataan o magkaroon ng masaganang kababaang loob. Ano naman ang napakasaganang kababaang loob? Kanina, sagana, napakasagana, di ba ngayon ay napakana? Ibig sabihin talagang sidhi na ng pagiging kababaang loob. Ito ang pinakasukdulang kababaang loob. Dahil ang may mataas na kalagayan ay nagpapamalas ng kababaang loob sa mas mababa sa kanya sa pamamagitan ng paglilingkod. Ang isang halimbawa nito ay ang paglilingkod at pamumuhay ni Jesus sa mga tao. Ang isang halimbawa rin yan ay ang pagbibigay ng tulong ng mga guro sa mga mag-aaral kung sila ay walang makain o walang mga gamit sa pangalaman. Yan ay nagpapakita na napakasaganang kababaang loob. Ano naman ang pagtitimpi o temperance? Ito ay ang kakayahang magnilay-nilay o magpigil sa sarili upang hindi maalipin ng kasarapan o kasiyahan. Of pleasure. Kailangan doon natin magtimpi. Ano na mga dapat nating taglayin katangian? Dapat marunong tayong makontento kahit sa maliit na bagay na mayroon tayo. Hindi tayo mapat maingit o maimbot kung ano ang wala tayo. Kasi ang inggit ay pumapatay. Kailangan marunong tayong makontento kung ano ang bagay ang meron tayo sa buhay. May mahakbang para mabuo ang beto ng pagtitimpi. Sabi ni Father James Keenan, una, aminin ang kahinaan o suliranin. Upang gumaling ang kanyang sakit, kailangan niyang aminin sa kanyang sarili na siya ay may sakit. Aminin niya na kailangan niyang iwasan ang mga bawal na pagkain. Ganon din ang mga lifestyle na tinatawag kung siya ay dating nagpupuyat. Dapat iwasan niya para siya ay gumaling sa kanyang sakit. Dapat alamin ng mga kabataan na meron silang kahinaan ngayon sa pag-aaral, na hindi nila siniseryoso ang pag-aaral ngayon. Sa halip, dahil wala sa tabi nila ang mga guro, ay hindi na nila ginagawa ang mga akralin. Ang mas binibigyan nilang pansin ay ang paggamit ng mga gadgets. Yan ang dapat na sanayin ng mga kabataan. Aminin ang kahinaan o suliranin para magbigyan ng solusyon. Pangalawa, sumangguni sa mga taong may kaalaman sa moral na pamumuhay, katulad ng mga ministro o mga pari sa mga reliyon. Ganon din ang mga guro, pwede mo rin silang tanungin o ang iyong mga magulang. Gawin ang tamang pagsasanay. Kung alam mo na ang mga dapat gawin o may kaalaman ka na, dapat magsanay ka. Tapos kapag nagsanay ka, gawing masaya ang pagsasanay. Ano naman ang pangyayak na pamumuhay o simplicity? Ito yung namanggit ko kanina, simple lifestyle. Ito ang pinipili ng isang tao na payak ang pamumuhay dahil siya ay may pagtitimpi o pagninilay-nilay sa mga bagay na tinatangkilik o gusto niya.
Iniisip niya na dapat simple lamang o payak lamang ang mga pamumuhay. Gayun din, ang isang taong may kababaang loob ay hindi naghahanap ng pansariling atensyon o papuri ng tao, kaya siya ay namumuhay rin ng payak. Hindi niya kailangan maging sikat na sikat. Ang para sa kanya ay maging simple ang pamumuhay. Ang mga pangangailangan niya o needs ay tumutukoy sa kailangan natin upang mabuhay ng matiwasay, katulad lamang ng pagkain, damit, bahay, kalusugan, pamilya at iba pa. Hindi niya iniisip na kung wala siya ng mga bagay na mayroon na ibang tao, siya ay nagiging aba. Bagkos ito ay iniisip niya na hindi needs, isa lamang wants. Maari kang mabuhay na wala ang mga wants. Kailangan mo lang ay needs. Yan ang isang katangian ng mga taong simple ang pamumuhay. Ang mga gustuhan o wants, katulad na nasabi ko kanina, ay tumutukoy sa mga bagay na maaaring mawala sa atin, ngunit tuloy pa rin ang ating buhay. Halimbawa, isang batang teenager na kailangan ng black shoes sa pagpasok sa paaralan, rubber shoes sa pagjajogging, sandal sa pagpunta sa ibang okasyon. Lahat kailangan. Ngunit kung hindi na magkakasya sa cabinet, ito ay lubhang luho na lamang. Maari rin namang bumili ka niyan, ngunit tag-iisang pares lamang siguro, para mas mabili mo pa ang mga bagay na iyong kailangan. Ano magandang bunga ng payak na pamumuhay? Una, nagdudulot ito ng matibay na pagkabuo o integridad ng kanyang pagkatao, lalo pa niyang mapapaunlad ang buhay niya. Ito ay dahil taus-puso niya tinatanggap ang kanyang tunay na sarili. Sabi nga, maging makatotohanan ka. Makakabuo ito ng totohanang ugnayan sa kanyang kapwa at maaari itong mauwi sa tunay na pakikipagkaibigan. Ito ay kailangan sa relasyon ng pamilya, mag-asawa, kaibigan at Diyos. Nakakamit ito ang iba pang bertud tulad ng pagtitimpi, kababaang loob, katotohanan, pagiging matapat at iba pa. Nararating ng tao higit na kaganapan o maturity. Paano mabubuo sa ating pagkatao ang payak na pamumuhay? Ito ang mga tips. Huwag basta-basta manggagaya. Saan natin dapat ito i-apply? Sa paraan ng pananamit. Kapag ginaya mo ang ibang tao sa paraan ng pananamit, malamang ikaw ay maghihirap sa buhay. Dahil kung hindi mo naman kayang sabayan o bilhin ang mga pananamit ng ibang tao, hindi mo na mabibili ang iyong mga needs. Ang mangyayari ay sasama ang loob at magkakaroon ka ng ibang pakiramdam na makakaapekto sa iyong pamumuhay. Ganun din sa paraan ng pananalita, paraan ng pagkilos. Dapat magkaroon tayo ng sarili nating identity. Huwag tayo basta gumaya sa mga nagagawa ng iba o nakakamta ng iba. Kung hindi natin kaya, walang problema. Maging tapat sa pakikipag-ugnayan, iwasan yung pagiging plastic. O sabi nga ay, pag nakaharap, ikaw yan. Pag nakatalikod, hindi na. Iwasan mo yan para magkaroon tayo ng payak na pamumuhay. Piliin ang tunay na mahalaga sa buhay. Bilhin lamang ang iyong mga kailangan. Magbigay sa ibang nangangailangan. Tama, kung susobra naman mo na para sa iyo at nakikita mong gutom ng iba, ibahagi mo ang iyong mga nakamtan o pagkain sa iba. Ano ang mga natutunan natin? Ang kababaang loob ay hindi mapagmataas o mapagmaliit na tingin sa sarili. Sa halip ay makatotohanan ang pagkilala na ating sarili sa harapan ng Diyos at ng ating kapwa. Kasabay ng kababaang loob ay pagtitimpi. Ito ay nagpapaalala sa atin na dapat na magnilay-nilay at matutong magpigil sa sarili upang hindi mahumaling sa mga bagay na tinatangkilik at nagbibigay ng sarap at kasiyahan o pleasure lamang. Pagginang sa bertud ng payak na pamumuhay, inihahanda tayo nito na mamuhay ayon sa makatotohan ng ugnayan sa ibang tao at isuko ang labis o luho sapagkat malinaw sa atin ang mga bagay na mahalaga sa buhay.